Right. Good day mga tropa P. So, for today's vlog ay dahil may mga gustong magpa-update dun sa mga ating mga tuta, sa mga anak ni Bella, ipapakita natin ngayon. And hindi lang yun yung gagawin natin. Bibigyan ko rin kayo ng tip para sa mga poor parents na gustong mag-alaga or wala pang experience sa mga newborn pups or mga newborn na tuta, bibigyan ko kayo ng tip kung ano yung ginawa ko. Baka naman makatulong or pwedeng makatulong sa inyo. Alright, let's go! Ay, tinapakakam na naman yan. Mga pups, ito yung ano nga pala, yung dumi ni Atina. Ayan. Ito yung kaninang umaga. Tapos, ito yung bago. Yung... Ah, tinapakakam mo. No. Ayun yung bago. So, makikita nyo, yung dumi niya, matigas. Ang dog food niyan, top breed puppy. Dahil hiyang na rin niya, ngayon, okay na yung poop niya. Pero may mga times talaga na naglulusaw. Kaya nga sabi ko, hiyang-hiyang lang yan. Tingnan si Atina, oh. Okay naman ngayon. Maganda naman yung consistency ng poop niya. Sit. Ito nga pala si Atina, paps. Ano to? Parang 10 months na to. Inside. Atina, inside. Right, dito yung mga puppy. Medyo magulo. Nanganak yung si Bella noong November 18. So ngayon, exactly, anong date ngayon? 25, no? O yun, November 25 ngayon, eksaktong 7 days. So, eto, yeah, walang daya yan ha, eksakto 7 days yan. November 25 ngayon, tignan natin. So mga paps, unang-una, para mabuhay or syempre makasurvive yung mga tuta, importante yung lugar. Kagaya to, bago ko dyan nilagay, nilinis ko muna yan. And every 3 days, ano yan, binabrush ko yan ng, ano, ng sabon. So silipin natin. Dito, hindi ko pinapasok yung chinelas ko. Nasa labas lang kasi may mga bacteria na pwedeng ano, makuha sa labas. Tapos pagpasok mo, di ba, mahirap na. So ito, yan. So yung mga tuta, mga paps. Itong si Bella naman, wala akong problema dito eh. Okay naman, basta malinis yung lugar. Safe yung mga tuta. Kagaya dun kasi sa kabilang cage. Ano, may chance na sumuot yung mga paanong tuta sa mating. Kaya dito ko sila nilalagay. Tapos, ito okay naman, malinis. Tapos nilagyan ko na ng electric fan. Malamig naman. Tapos meron din doon sa taas na ano, yung heat, ano tawag dyan? Ayan, may heat insulator dyan. Nakita ba kung tingin? Pwede tayo mga tuta. May heat insulator dyan. Ayan, okay naman. So itong mga tuta, mga paps, ano yan, suggestion sa akin ni ano, ni Paps Arjan, tirahin ko doon ng puppy boost. Eh, sabi ko naman, okay naman yung mga tuta kasi malalakas naman lahat. Ito nga halos nag-aagaw-agawan pa sila eh. Siguro mga 1 to 2 days pa lang nag-aagaw-agawan na yan sila sa gatas. Tulakan sila. Ito yung si Bella. Ano to eh, sobrang bait na to. Sobrang swerte ko kay Bella mga paps. Kasi napakagaling mag-alaga ng anak. Tingnan nyo. Bella, padede ka? Oo. Ganyan yan. Pag sinabi kong padede, ihiga na ng ganyan. Lay down. O, tas, ang ginagawa ko, for example, itong mga tuta, ayan. Nilalagay ko lang dyan. Ayan. So mga paps, ito yeah, importante rin yung electric fan ha. Ayan. Maghapon yan umaandar. Bella, padede ka? Higa, padede. Shhh. Lay down. Padede ka? Good girl. Ganyan yan mga paps. Tinataas pa niyan yung paan niya oh, para makapagpadede ng ayos. So itong mga tuta, meron tayong brown. Tapos parang tatlo yung brown nito eh. Tapos yung iba ganitong kulay. Para siyang ano, hindi ko alam kung dark sable to or dark gray or something. Ayan. Ganyang kulay, kakulay ng tatay. Ako hindi ako sure ah, kung sa laki na to for 7 days isakto lang. Pero sa tingin ko naman matataba naman. Yung haba niya hindi ko alam kung sakto na yung laki. Pero tingin ko malalaki naman eh para 7 days eh. Ayan oh. Mga healthy naman. So kasi kung i-compare natin nung last na nag-breed tayo is tatlo lang yung anak. Kaya simula pa lang dun sa may loob ng tiyan, eh talagang malalaki na yung mga tuta hanggang sa lumabas. Tapos hindi rin sila masyadong nag-aagawan sa mga gatas, diba? So sa mga breeder po dyan, comment down po kung gaano ba kalaki yung 7 days old na puppy. Okay, meron tayo ditong panukat. Alright? So kate natin kung gaano kahaba mga paps. Simula tayo sa nguso hanggang sa 11 inches. Ayun oh, quit yan na, hindi buntot, 11 inches. Ito, 10.
Yan, mabibinat pa yan. Ito, kasi habang kami yung usin. Nasa 10. Nasa 10 to 11. Ganun yung haba ng mga papi. Yun. So, 8 sila. Hati-hati sila sa daddy ngayon. Kagaya nyan, nung kasing mga una-una pa lang, kasya sila lahat. Kaya silang patidiin ni Bella ng sabay-sabay. Eh ngayon, ang nangyari, malalaki na. So, minsan nga halos 5 na lang silang kasya dito eh. Siksika na eh. 5 or 4 na lang minsan. Kaya ginagawa ko, for example, itong mga iba, in-alternate ko, nilalagay ko sa karton, yung 3 or yung 4, tapos yung 4 muna pinapadede ko, then yung 4, after mga 15 minutes, pinapadede ko rin, palit-palitan lang. Marami kasing mga ibang breeder na alam ko talaga napupuyat sila. 1 week to 2 weeks silang nagpupuyat kasi padede, alternate ng padede. Kasi nga naman, yung ibang dam daw, yung ibang mga nanay na aso, hindi sila magaling mag-alaga ng anak. Kaya nga pangit yung pinapa-stud nyo yung female nyo ng below 1-year-old. Kasi mostly, hindi marunong mag-alaga. E ito si Bella, napakagaling mag-alaga. Kaya nga sobrang swerte ko dito kay Bella. Kahit gabi, natutulog ako. 8 hours, 8 to 10 hours ako natutulog. Pag sinisilip ko, lagi lang naman siya nakahiga. May ilaw lang dito pag gabi. Tapos yun, nagpapadede lang siya, continuous. Tsaka alternate naman eh. Kasi chinecheck ko rin yung bawat tuta. Sabay-sabay naman ang laki. Walang naiiwan. Kaya sure ako na lahat napapadede ni Bella. Kaya sobrang swerte ko sa kanya. Ayun, yung iba kasing female daw ang ginagawa, tinatapakan yung anak, yung iba namamatay dahil nadadaganan, yung ibang female tamad magpadede. Yan. So, yun talaga yung mga ibang nangyayari. Eh ako, syempre, kagaya nyan, 8 yan. Hindi ako papayag na mamatayan ako kahit isang tuta lang. So, as much possible, yung best ko gagawin ko para ma-survive lahat yung 8 tuta na to. Diba? Kasi may mga iba akong nakikita. Halimbawa, ng anak daw ng 14 or 13 yung anak, tapos daw uubos din. Bibigyan ko nga kayo ng tip, di ba? Tip ko to kung paano nga mabubuhay yung mga tuta. Kung yun namang dam nyo is hindi masyadong magaling mag-alaga, ang gagawin nyo is, no choice kayo, tututukan nyo talaga. Every 2 hours daw, kailangan padidein yan. No? For example, 4 muna, tapos yung 4 ulit, then yung iba hinihiwalay pa, nilalagay sa box, tapos pinapainitan. Pero ito kasi talagang lahat trabaho ni Bella. Ang effort ko lang dyan, pakainin siya. Yun lang. Kapag labas ng tuta, wala pa tayong pwedeng gawin dyan eh. I mean, yun nga, yung puppy boost pwede natin gamitin. Kung mahina talaga yung mga tuta, pwede natin bigyan. Pero para mapaganda sila at para mapalaki, ang pinakalaban natin dyan is hindi tayo pwede magpadehado sa gatas ng dam. Kailangan yung dam, maganda talaga yung bigay ng gatas. Okay, ang binibigay kong mga syrup para lumakas yung gatas ng aso, nagawa ko na ito last vlog, no? 50 days nagbibigay na ako ng calcium tsaka Enmalac. So ngayon nagbibigay tayo ng ganitong vitamins. Every other day lang to, ha. Hindi ako everyday nagbibigay ng calcium, ha. 5 ml every other day. Good girl. Tapos ito namang Enmalac, yung pampagatas, everyday 5 ml. So yan yung mga syrup na pampagatas natin. Punta naman tayo sa mga binibigay ko sa feeding. Kasi nagpapakain ako ng lactating dam 3 times a day. Alright, so pakita ko sa inyo yung feeding ko kay Bella. Let's go! Alright mga paps, so diba sabi ko nga, wala pa tayong pwedeng gawin sa mga tuta. So para mapaganda yung tuta, syempre doon tayo babawi sa nanay. Kaya kailangan malupit na mga pampagatas yung ibigay natin sa kanya para yung mga nutrients nung gatas mapunta sa mga tuta. Sabi ko nga diba, nung lumabas yung mga papi, walang mahina. Lahat malakas, lahat nag-aagawan sa dede. Kasi na-prepare ko ng ayos yung pagbi-breed eh. Simula pa lang dun sa nanay bago siya mag-breed or bago ko siya pa-stud, na-condition ko siya habang nagbubuntis. Nabigyan ko siya ng tamang vitamins, tamang pakain, tamang diet. So, paglabas ng mga puppy, healthy lahat, 'di ba? Sabi ko nga hindi naman sa nagmamayabang or hindi naman ako professional, pero at least sineshare ko lang yung experience ko sa inyo mga tropa pi. Itong ginagamit ko, itong adult na pedigree. Pero dyan na kasi sanay si Bella eh. Mas maganda sana kung yung may mga dog food na lactating, mga dog food na pang puppy, special sila para sa lactating dams. Pwede rin yun, mas maganda yun. Ito, 3 times a day tayo magpapakain ngayon. Sa umaga, 7 a.m. Tapos ngayon, 3 p.m. Then mamaya ulit, mga 9 or 10 p.m. Tatlong beses kasi mabilis magutom yung dam. Kinihigop lahat ng mga tuta yung nutrients, kaya mabilis mamayat si Bella ngayon. Alright, ito, bagong bili ko na naman.
ano. Pedigree, baka naman. Yan. Bagong bili ko na naman to, kasi naalala nyo nung last time, bumili ako, di ba? Ganito rin yun eh, parang, last month, October, nag-vlog ako niya nung bumili ako ng tatlong sako. Ngayon, ubos na. Ito, bagong bili ko na naman, bigyan natin si Bella. So, dati kasi, ang binibigay ko, ito. Ito yung dati kong binibigay. Pinakuluang malunggay, tapos nalagay ko sa ref. Eh, meron tayong isang tropa pina nag-comment. Sinuggest niya sa akin, mas maganda raw gamitin tong ano, tong M2 malunggay. Nabibili to sa Andox. Kaya ito na lang ginamit ko, parang 300 pesos to 1 liter. Maganda raw pang pagatas. So ito na lang, kesa magpakulo pa ako, alam niyo naman ako, medyo tinatamad. Kaya ito, ganito yung pinapakain ko kay Bella. Importanteng malaman nyo to. Tip ko sa may mga fur parents na kakaanak pa lang ng aso nila. So ganito, ito yung ating bowl, may konting tubig. Tapos lalagyan ko yung ganito. Isang cup at 1/4 konti kasi medyo malakas kumain si Bella ngayon. Tapos niyan, maglalagay din ako nitong M2. M2 malunggay. Yung amoy nito malunggay na medyo amoy iced tea. Baka naman, M2. Yeah, lalagay tayo ng isang ganyan. Maglalagay din tayo ng Milky Dam. Yan. Isang kutsara na ganito. Ayan. Okay na yan. Yan lang yung ginagawa kong pakain kay Bella. Nasaluin lang. Yan. Kapag hindi siya nagpapadede, kapag pinakain ko siya ng 3 beses, hindi niya kinakain. Pero ngayon, ang bilis magutom. Talagang ubos sa kanya. Saka lang. Oh, go. Go, Bella. Gusto ni Bella yung lasa ng balunggay at milky dam. So, ang kinaganda pati kay Bella, hindi siya madumi dito sa may cage. Halos, kailan ko ba ito last nilinis? Nung last time pa eh. Kapag umiihi si Bella, tsaka tumatae, doon sa may side na yon. Ayun o. Kaya medyo madumi doon eh. Yun, doon sa may side na yon. Doon lang siya tumatae, tsaka umiihi. Pero dito, malinis talaga yung area na yan kasi hindi siya nagdudumi. Sobrang maalaga talaga siya sa mga anak. Shout out tayo muna tayo mga paps. Alright? Okay, ubos. Good, Bella. Yan, dudumi na yan doon sa may side. Kaya yan, pumunta doon. Yung mga tuta, okay naman. Safe na safe. Alright. So mga paps, bago ko tapusin tong vlog, gusto ko magpasalamat. Huwag ka lalabas. No, inside. Gusto ko magpasalamat kay Lord dahil sa blessings na binigay niya sa atin. And hopefully, mabuhay lahat ng mga papis. At eto pa, gusto ko rin ulit magpasalamat pala dun sa mga umorder ng Tropa P Choker natin. Dahil sa Shopee, yan. Nag-comment sila, nag-feedback sila ng maganda. Maraming salamat sa inyo mga Tropa P. At kay Tol Jeff ng Harabas. Yan, sobrang thankful ako kasi sinama nila ako sa Lechon episode na vlog nila. Yan, puro kainan. Abangan nyo po ako sa vlog ng Harabas. Thank you ulit, Team Harabas at kay Tol Jeff. Ingat kayo lagi. Shout out kay Stanley Villanueva. Yan, ingat ka dyan, Tantan. Tropa yan. Asan ka na ba ngayon? Kay Michael Ferrer, belated happy birthday po. From Baler, Aurora. Si Jun Laraze, BM Nami from Davao del Norte. Bella, pasok. Hey! Pasok! Glensky Esperanza, BM Kaido. At sa Husky na si Jordan, run free. Cloverline Kennel, Body and Soul. Triple A, Adong Aki Aquino. BM Eman from Talisay, Misamis Oriental. Yvonne Berbor. Kaiser De Los Santos, BM Dobie from Capas Tarlac. At kay Vino Cruz from Malolos, Bulacan. Alright, so mga Tropa P, ingat always and God bless. Pops Nicks out. Thank you.